Tama na yung 6 na taon. Wag na nang pabalikin pa. Pababalikin pa eh. O, di ba? Kaya ang kinakatakutan ngayon ng mga didishits, mga tol, yung magawa ni Pangulong Bongbong Marcos na pagkaisahin ang sambayan ng Pilipino. Pero siyempre, ang mga didishit, di na makikipagkaisa yan. Yun ang kinakatakot nila. Pag nagkaisa, dahil sa kagalingan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mga kababayan po nating Pilipino. Kasi alam nyo bakit ayaw nilang mangyari na magkaroon ng pagkakaisa? Pag nagkaroon kasi ng pagkakaisa ang mga Pilipino, hindi na mananalo ang mga Duterte. Ang mga Duterte kasi produkto lamang ito ng division ng ating mga kababayang Pilipino. Ano? Kapag kami pagkakahati-hati sa mga kababayan po nating Pilipino, maaaring manalo ang mga Duterte katulad ng nangyari ng 2016. Kasi kung ito-total mo ang votes ng mga nakalaban ni Duterte sa pagkapangulo, talo siya. Ano? Minority president si Duterte. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 9, 2023. Medyo matagal pong nawala sa radar po natin ito pong si Tambaloslos na Direktor Daryl Yap. Alam nyo kasi ako pagka sumuporta ako sa isang tao at bigla akong nadismaya, hindi ko na talaga yan papansinin pa. Ang problema, kahit ayokong puntahan yung kanyang page, may mga nagsesend po sa atin ng information. At sa pagkakataong ito, hindi naman makatuwiran na mananahimik lamang tayo samantala binubuhat nila yung isang tao tapos ibabagsak nila yung pangunahing tao ngayon na sumusuporta sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na si Speaker Martin Romualdez. Biruin nyo mga tol, ang daming mga kasinungalingan na pinagsasasabi nitong si Daryl Yap sa kanyang mga pagpapahayag ng sa loobin kuno, ano? At nagagamit pa dito ang pinakamasaklap, ang kapatid po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos. E kamakailan lamang o kahapon, nag-post din po itong si Senator Amy Marcos at medyo hindi po tayo natuwa doon sa post ni Senator Amy Marcos. Kasi bakit? Ikinumpara ni Senator Amy Marcos si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. na ganito, ganyan. Sabi nga po ni Sir Benji Contreras, hindi niya matanggap na maikukumpara ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi napakalayo naman talaga. Sa lahat ng mga pagkakataon, pag-comparison, pag-uusapan, napakalayo. Tapos sasabihin ngayon itong si Senator Amy Marcos, kahalintulad ng Apulakay FEM, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. But anyway, balik po tayo dito kay Daryl Yap. Itong si Daryl Yap, hindi natin makakalimutan ang pagkakataon kung saan ito yung tao na nagsabi na hindi mapapalapit sa puso ng mga Pilipino ang Marcos kung wala ang mga Duterte. Yun, binanggit niya po yun sa isang interview sa kanya sa SMNI. Talagang nag-react po tayo dyan at hindi po natin yun pinahintulutan na kumalat sa harapan ng publiko na malinlang ang mga PBBM supporter at mga loyalista. Kasi alam niyo naman sa inyong mga sarili na kahit wala ang mga Duterte, ang mga Marcos nasa puso ninyong mga loyalista at sa amin na mga PBBM supporter, kahit wala ang mga Duterte, papasok at papasok sa puso namin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon, ito po ang latest sa post nitong si Daryl Yap. Nakalagay po dito sa kanyang post. Ito po yata ay kahapon kasi sinend lamang na sa atin ito. Di naman ako masyadong nagpupunta na dito sa page nitong si... Hindi na ako nagpupunta sa page nitong si Daryl Yap. Pero ngayong umaga, sinilip ko yung page niya para i-confirm kung tama ba itong screenshot na isinend sa atin. Nakalagay dito, at suriin po natin ang sinasabi po dito ng Tambaloslos na direktor na si Daryl Yap na bahagyang sumikat. Ito naman ay sumikat talaga. Pero ang pagsikat niya hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan
kung hindi sa pangalang Marcos. Kung wala namang Marcos, wala namang Daryl Yap na makikilala ang publiko. No, di ba? Okay ba 'yon, mga tol? Kung wala ang Marcos, walang Daryl Yap na makikilala ang publiko. Sabi niya po rito, kaibigan sa kaibigan, Manang, I dare you. Kinakausap niya rito itong si Senator Aimee Marcos. Pero puntahan nga muna natin si Senator Aimee Marcos kasi talagang hindi ko matanggap yung comparison itong si Senator Aimee Marcos kay Rodrigo Duterte na kahalintulad daw ng kanyang ama . Basahin ko po ang post nito pong si Senator Aimee Marcos kahapon na para po sa atin hindi talaga katanggap-tanggap . Daming nag-react po dito ng mga loyalista at hindi po nila nagustuhan ang mga pahayag na ito nitong si Senator Aimee Marcos. Sabi po dito nitong si Senator Aimee Marcos, noong 2015 ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. Nakikita ko sa kanya ang aking ama, matapat sa kaibigan, matapat sa bayan. Nakikita niya, no? Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tayo, hindi natin makita yun, ha? Bakit kaya si Senator Aimee Marcos nakikita niya? Anyway, balik po tayo. Rito po sa post nitong si Daryl Yap. Gaya ng matagal ko nang sinabi, dalawa ang aking dahilan kung bakit ako naging anti-liberal. O, dati kasing dilaw ito. Parang si Rodrigo Duterte, dating dilawan. O, tingnan nyo, ha? Duterte with Liberal Party. Yan. Sila yung mga original na mga dilawan talaga. O, yan, o. Di naman maikakaila itong mga photograph na ito. Panahon ng 2010, tumakbo sa pagkapangulo si Noynoy Aquino kalaban si Erap Estrada at saka si Gibo Chudoro. Ang kinampihan nitong si Duterte, ang dilaw. Yan ang ipinangampan niya ni Sara Duterte at Rodrigo Duterte ang kandidatura nitong si Noynoy Aquino. Kaya ang mga DDS talaga, mga tol, dating dilawan supporter ang mga yan. Pero sa katotohanan sa ngayon, parang mas disente pang umakto ang mga dilaw kaysa sa mga DD sheets. Hindi naman sa ipinagtatanggol ko ang mga dilaw. Pero ang mga DD sheets kasi walang laman ng bunganga kung hindi ang babaho. Hindi yata marunong makipag-argumento ang mga DD sheets. O, tuloy natin. Kahit buong buhay ko, nakisimpatya ako sa mga Aquino. O, ganun din naman si Duterte. O, kaya dating dilawang supporter talaga ang mga DDS. Kanilang mga kakampi at ipinaglalaban. Ang mga dahilan niya ito ay, una, Sub 44. At pangalawa, Yolanda. Bilang kaibigan mo, Senator Aimee R. Marcos, ay, kaibigan daw talaga. Bakit hindi ikwento paano po tayo naging magkakilala at bakit natin sabay na minehal si PRRD? Ay, ang tanong, kailan kaya nagkakilala itong si Senator Aimee R. Marcos at saka si Rodrigo Duterte? At kailan nagkakilala itong si Senator Aimee Marcos at saka itong si Daryl Yap? Yun ang isa sa tanong na hindi po natin alam, ha? Ang kasagutan so far. Hindi po sapat na sabihin mo na sinusuportahan mo si PRRD laban sa mga emote ng pinsan mo. Sino ba yung pinsan na tinutukoy dito? Si Speaker Martin Romualdez. Bigyan ko lamang kayo ng konteksto. Si Speaker Martin Romualdez, tahimik lamang ito katulad po ni mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi ito nagsasalita most of the time sa kanyang mga kritiko. Pinababayaan niya lamang. Pero institusyon ang tinira nitong si Rodrigo Duterte on the first week of October 2023. This former president stated, and I quote, "The most rotten institution is the House of Representatives." Hindi na si Speaker Martin Romualdez ang tinira niya, kung hindi ang kabuuan po ng Kongreso. Siyempre, bilang leader ng nabanggit na institusyon, magsasalita ka ngayon. Nagsalita ngayon si Speaker Martin Romualdez. Tapos, nung nagsalita, iyakan naman itong mga DD sheets. Ano? Saan ba talaga lalagay si Speaker Martin Romualdez? Nung tahimik siya,
ang iingay nyo. Nung nagsalita siya, iyakan naman kayo. O ngayon, todo tanggol kayo kay Rodrigo Duterte na iniiwan na unti-unti ngayon ng kanyang mga kasamahan sa PDP laban. Last week, si Attorney Matibag, ang Secretary General ng PDP laban, nagbitiw sa pwesto. Kasi siyempre, personal ang kanyang dahilan doon, naka-align siya sa paniniwala ng kanyang may bahay na si Congresswoman Matibag, na naniniwala na hindi dapat bigyan ng confidential funds ang civilian agency ng ating gobyerno. Tapos, itong nakaraang araw lamang, bago pangalanan ni Senior Deputy Speaker Gonzales, itong si Rodrigo Duterte, nagbitiw po ito bilang miyembro at opisyalis ng PDP laban. O, yan ha. Kaya makikita po ninyo rito mga tol, para talagang orchestrated ito pong ginagawa ng mga DD sheets. Kapag katahimik si Speaker Martin Romualdez, babanatan nila. Kapag ka maingay, babanatan pa rin nila. E saan lalagay si Speaker Martin Romualdez? Siyempre kung ano yung tama at dapat. At tama at dapat lamang na ipagtanggol niya ang institusyon kung saan siya po ang namumuno. Tuloy tayo. Bakit hindi po natin iklaro ang nangyari sa Yolanda? O, ito yung fake news nitong si Tambaluslos na direktor, ha? Bakit hindi nyo po ikwento na yung na nung dumating ang Davao Disaster Brigade kasama si PRRD ay umiyak si Tatay Digong at nagsabi pa ng nasaan ang Diyos, dito ay me. Bakit pinayagan niyang mangyari ito? Optics, uy, nagpapabuti ng imahe sa harapan ng publiko, ha? Pero alam nyo, bilang supporter ng Dilawan, itong si Rodrigo Duterte, syempre hindi mawawala sa kanya na siya ay magpakita diyan po sa Yolanda. Nung mga pagkakataon na ito po ay nananansa diyan po sa bahagi po ng Visayas region, ano? O, ito po ang patunay na talagang may obligasyon. Hindi naman actually malasakit lamang yan . Obligasyon yan dahil ikaw ay isang dilaw din. O, ito, nakikita po ninyo ito. Magkatabi po si Rodrigo Duterte at saka si Mar Rojas at saka ang dating sekretary, ngayon ay pumanaw na si Suliman. At dito, may papakita po natin sa harapan ng publiko na talagang dilaw supporter itong si Rodrigo Duterte. In fact, dito po sa pahayag niya sa kanyang Facebook page, dated November 14, 2013, days after ng Yolanda tragedy, sabi niya po sa kanyang Facebook, "I went to Leyte early morning Monday. When me and my group arrived, we went to meet with Interior Secretary Manuel Rojas II, Defense Secretary Voltaire Gasmin, and Department of Social Welfare and Development Secretary Corazon Soliman at the Tacloban City Command Post located at the PNP headquarters. I personally brought with the checks of our financial assistance for the victims of Typhoon Yolanda. Secretary Rojas received the amount in behalf of the local government of Tacloban and the provincial government of Leyte. I also visited Maasin City, the place where I was born in southern Leyte, and handed over 3 million pesos from the city government of Davao to southern Leyte Governor Roger Mercado, who met us at the capital provincial or the provincial capital. Dito makikita lamang natin mga tol na hindi rin naman maikakaila na nandun siya. Pero ang pinalalabas po kasi ng mga DD sheets, wala daw po si Speaker Martin Romualdez during the time of Yolanda tragedy. Ang gusto lang nilang sabihin, tanging ito lamang si Rodrigo Duterte ang nandun. O kung hindi man tangi, siya ang tunay daw na merong malasakit. Aba, kapag ka ikaw ay hindi nagmalasakit dyan at may kakayahan ka naman, wala kang kwenta. Bakit? Dyan ka mismo pinanganak. Tapos, hindi mo pagmamalasakitan. Kaya huwag niyong sasabihin utang na loob yan ng taong bayan dyan po sa Yula, sa Leyte. Ang pagpunta nitong si Rodrigo Duterte, basic yan. Kapag ka ikaw pinanganak ka kung saan, dapat
lingunin mo kung saan ka nang galing. Inaamin nga mismo dito nitong si Rodrigo Duterte na siya ay ipinanganak doon, kaya na nararapat lamang na tulungan niya ang lugar kung saan siya ipinanganak. Tuloy tayo. Here are some aerial shots at of the Tacloban City Airport and the Tacloban Wharf and the bodies of those who perished when Typhoon Yolanda hit most parts of Leyte and some areas in Visayas. Let us all continue to offer our prayers for the victims of Yolanda. Dagang salamat. Pahayag po yan nitong si Rodrigo Duterte. O ngayon, ang gusto nilang sabihin, sinisingle out lamang nila na si Rodrigo Duterte ang nandoon. Pero wala po iyong katotohanan. Bakit? Walang katotohanan. Mamaya ipapakita po natin yung mga photograph at ang kakapal na mga pagmumuka ng mga DD sheets. Sabihin pa nila na ito daw po ay mga edited lamang. Tuloy tayo. Sabi po dito, itong si Tambaloslos na direktor. Doon din po sa mission na yon, ay tinanong kayo ng mga kasamahan ko. Nasaan po si Martin Romualdez? Kasi pinalalabas ngayon dito ni Daryl Yap, wala si Speaker Martin Romualdez. Ha? Bakit si Alfred Romualdez lang ang nandoon? Hindi ka po sumagot, Senator. Nagtanong sa'yo. Kasi ikaw ang nasa bahay nila. Wala yung Yeda o kung sino man. Ang naalala ko lang, sabi ng staff nyo doon, si Manang Amy po ang natutulog sa kwarto nila, Sir Martin. So, ang tanong ko po, Senator, kung nandoon po si Martin Romualdez gaya ng pinagsasasabi ng mga pangit niyang friends sa social media. Nahiya naman ako kay Daryl Yap. Nahiya naman ako na pangit pala tayo. Sige, nakakahiya. Sabihin na natin, pangit tayo. Bakit po kayo ang natutulog sa bedroom nila at bakit kayo ang nagmamando ng relief goods na binagsak lang sa bahay nila? Tuloy tayo. Balik po tayo rito sa isa. Sabi niya pa rito, Brigade kasama si PRID ay umiyak si Tatay Digong at nagsabi pa ng nasaan ang Diyos. Nabasa na po natin yan. Hindi ka po, dito tayo. Dito tayo, yan. Si Manang Amy po ang natutulog sa kwarto nila, Sir Martin. So, ang tanong ko po, Senator, kung nandoon po si Martin Romualdez gaya ng pinagsasabi ng mga pangit niyang friends, blah, blah, blah. Ang totoong concern ko po ay hindi yung napakasinungaling nilang magsabing nandoon sila noong Yolanda. Kasi isang buwan kang natulog sa kwarto nila. Ang tanong, saan po sila natulog ng asawa niya? Sa maid's quarters? Kasinungalingan. Yan po yung pinalalabas nitong si Daryl Yap na isang tambaluslos na direktor. Ngayon, ano ang katotohanan? Base po sa ating pag-aanalisa, kung matatandaan po ninyo, meron pong mga pahayag kahapon si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati. At bahagi po ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos ay nasa Manila ito pong si Speaker Martin Romualdez. At may mga inaasikaso na kailangan during that time. Hindi siya makabalik that time sa Yola sa Leyte. Kasi meron siyang tungkulin bilang kongresista. Balikan niyo po yung talumpati kahapon nitong si Pangulong Bongbong Marcos at doon po ninyo madidinig. Hindi ko lamang na-prepare po rito yung ating video na yan. Pero binanggit po yan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang katotohanan ay hindi buo yung konteksto ng sinasabi dito nitong si Tambaloslos na direktor. Nung nangyari November 8, November 9, I believe, base sa ating Pangulong Bongbong Marcos, wala doon si Speaker Martin Romualdez. Kasi kongresista siya. Kongresista siya ng Leyte at meron siyang ginaganapan na tungkulin dito po sa House of Representatives. Pero ang pinalalabas nila, before, during, and after, wala raw pong ginawa itong si Speaker Martin Romualdez. Wala pong iyong katotohanan. Sapagkat ito pong mga photograph na ito ay hindi po nagsisinungaling. Nung may pagkakataon na po si Speaker Martin Romualdez, syempre, nandoon na po siya sa Leyte. At nagbigay na po siya ng tulong sa kanyang mga kababayang Pilipino. Yan o. Yan ba ay Photoshop? Yan ba ay edited? Pinalalabas nitong mga tambaloslos at mga DD sheets
na edited daw po ito kasama ni Speaker Martin Romualdez, si Senator Bong Revilla. Kung gusto ninyong talagang pasinungalingan na ito ay edited, eh tanungin nyo ngayon si Senator Bong Revilla. Senator Bong Revilla, bakit nandun ka sa edited na photo nitong si Speaker Martin Romualdez? Yan o, personal pang ang bumubuhat si Speaker Martin Romualdez ng mga relief goods para iabot po sa kanyang mga kababayan. O, Senator Bong Revilla, nandyan, kasama niya. O, yan o. Kung hindi tayo nagkakamali, may mga iba pang mga personalidad dito na magpapatunay. Mukhang kamukha ni Bayani at Bayani yung isa, pero hindi siya yun. O, yan o. Si Speaker Martin Romualdez. Edited daw ang photo na ito. Anak ka ng teting kayo. Talaga nga naman, para lamang buhay, para lamang buhati ninyo ang optics ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, palabasin na mabuti siya sa harapan ng publiko, sisirain nyo naman yung isang tao. Nak ng teting kayo. Yan o, magkasama. Si Speaker Martin Romualdez noon ay kongresista pa lamang. Ay sorry, Penny Aban, na misinterpret ko yung message mo kanina. Nung binakrid ko yung chat area, eh ang tinutukoy mo palang bakla na nagtatanong ka, si Daryl Yap. Oh, Daryl Yap, hindi kita sinabihan ng bakla, pero totoo ba 'yon? Kasi may mga nagtatanong na mga taong bayan kung bakla ka ba, totoo ba 'yon o hindi? Nagtatanong ako. Tuloy tayo. Oh, yan o. Oh, after po ito ng Yolanda. Ngayon bakit niyo sasabihin na during, before at after ng Yolanda, wala si Speaker Martin Romualdez? Talaga kayo mga DD sheets, palibasa itinuturing nyo si Speaker Martin Romualdez na malakas na kalaban ni Sara Duterte sa 2028. Kaya ngayon, parang takot na takot kayo at panay sira kayo kay Speaker Martin Romualdez na nagtatrabaho lamang sa kasalukuyan. Oo. Yan. Hindi na kayo nahiya sa mga taga Leyte na personal na nakasama ni Speaker Martin Romualdez. Sila ang makapagpapatotoo na nandoon ang presensya nitong si Speaker Martin Romualdez. O ngayon, tumulong sa pagtatanggol, siyempre, itong isang sumusuporta din sa mga Duterte, pero nagtatanggol kay Speaker Martin Romualdez. Ito ay si Jessica Ann Mangkaw Magno or Jam Magno. Speaker Martin Romualdez will not post a fake photo, sabi niya. The photos posted on his account are taken by Bernobeno. He can verify the authenticity of each photo. Thanks. O ano ba yung sinabi nitong si Ber Moreno? Nasaan na ba yon? Dito tayo, balik tayo. Ito po yung mga sinabi niyang si Ber Moreno. Sabi niya po rito, yes po, nag-reply naman si Jam Magno. Yung sa Yolanda na may niyakap si Speaker na kakapost nyo lang, di ba? Ikaw po kumuha nun, sir. O ano ang sagot ni Bernobeno? Jessica Ann Mangkaw Magno, yes po ma'am. Jam, close in ako ni Speaker. At na-document ko lahat ang pinuntahan niya noong Yolanda. O tapos palalabasin ninyo, mga tambaluslos, mga DD sheets, walang ginawa itong si Speaker Martin Romualdez. Tapos sasabihin ninyo na si Rodrigo Duterte lamang ang tanging merong malasakit doon sa Yolanda. Ang kapal naman ng mga pagmumukha ninyo. Napakaraming tao ang tumulong sa Yolanda. In fact, yung isang vlogger na sinisiraan nyo, kung hindi ako nagkakamali, si Thea Tan, nag-fundraising din sila sa Estados Unidos during the time para lamang makatulong sa mga biktima ng Yolanda tragedy. O, pero dahil nga kayo, mga wala ko yung kwentang mga DD sheets, mga i-ad hominem ko kayo ngayon, ha? Mga tanga kayo, mga bobo kayo, mga siraulo kayo, mga tambaluslus kayo, mga masokista kayo, palalabasin nyo ngayon na nagsisinungaling ang kampo ni Speaker Martin Romualdez at bubuhatin ninyo ngayon itong pagkatao ni Rodrigo Duterte na isang certified na dilaw. Oh, sinong magkakaila na hindi certified na dilawan?
itong si Rodrigo Duterte. Opportunista lamang ang nangyayari. Kaya ito'y nanalong bilang presidente. Bakit? Bakit opportunity? Kasi nung mga panahong iyan, nakita niya na ba, mahina na ang mga Aquino. Kailangan baklasan na natin ito. Ayan o, ito yung mga ebidensya o, na siya ay dilawan talaga. O, tapos gamitin natin ngayon ang kahinaan ng mga Aquino para bulahin natin, utuin natin ang mga DD sheets na buboto sa atin. O, kaya nilaro nila ang isipan ng publiko at binola-bola lang nila ang mga ito. Sa debate nga ng 2016 presidential elections, wala kang mapapakinggan na maayos dito kay Rodrigo Duterte. Puro joke lang ang ginawa ng nito. Wala man lamang inilatag na plataforma. Pero nauto niya ang 16 million na Pilipino para bumoto sa kanya. O, pero kayo, ngayon, tatanungin ko kayo, mga tol, PBBM supporters at loyalista, o, pati na yung mga dilaw at pink dyan, kayo ba gusto nyong iboto ang mga Duterte sa 2028? O, isang katanungan yan. Kung gusto nyong sagutin, okay lang. Gusto nyo bang iboto ang mga Duterte sa 2028? O kaya naman, sa panahon ngayon, may mga ugong ng pagnanais na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Nanaisin nyo ba, mga dilaw at mga pink, na ang papalit kay Pangulong Bongbong Marcos ay isang Duterte? Sige nga, mga pink, mga dilaw, anak, kung nakikinig ka sa akin, ha, pink ang anak ko eh. Gustuhin mo ba na ang pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos dahil pinatalsik ito, isang Duterte? Oh, sige na. Tingnan natin. Kayo ba ngayon ay sasang-ayon sa naisin ng mga DD sheets na patalsikin si PBBM? Eh, siyempre, by law of succession, vice president ang papalit sa kanya, whether you like it or not. O kaya, ang masasabi ko lang sa inyo, mga pink at dilaw, alam namin na ayaw nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, pero mas alam namin na ayaw nyo lalo kay Duterte. O kaya kung hindi nyo susuportahan si Pangulong Bongbong Marcos, mga dilaw at pink, eh nanganganib na mapalitan ito ng isang Duterte. Pahihintulutan nyo ba yon? Huwag nating pahintulutan yan. Kaya sa pagkakataong ito, ako, umaagree ako sa pag-criticize ninyo sa Marcos administration. Pero dapat nagkakaisa tayo na protektahan ang kasalukuyang gobyerno, dahil kapag ka napatalsik ang kasalukuyang gobyerno, isang Duterte ang mauupo sa Malacanang muli. Tama na yung 6 na taon. Huwag na nang pabalikin pa. Pababalikin pa eh. O, di ba? Kaya ang kinakatakutan ngayon ng mga DD sheets, mga tol, yung magawa ni Pangulong Bongbong Marcos na pagkaisahin ang sambayan ng Pilipino. Pero siyempre, ang mga DD shit, di na makikipagkaisa yan. Yun ang kinakatakot nila. Pag nagkaisa, dahil sa kagalingan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mga kababayan po nating Pilipino.